Hello class, kumusta kayong lahat? This is business taxation, ano? Pag-uusapan po natin yung transactions deemed sales. So we are talking about value-added taxes po dito, ano? On the subtopic of VAT. Now, eto medyo maiksi lang po ito. Let me be direct to the point and I will give you an illustration later on. Before I explain to you what a transactions deemed sales is, let me just go to our tax code, section 106B. Kasi in-identify po doon ano-ano ang mga pasok dito sa transactions deemed sales. Okay? Ito po yung kabuuhan noon. Sandali, bakit naging 1231 ito? Mukhang namali sa numbering ano or nagkaroon siguro ng... Anyway, 1234 class, no? Please bear with me na lang sa maling... sa typo dito sa dulo. The following transactions shall be deemed sales. Okay? Number one, transfer, okay, paglilipat, use, paggamit, no? Or consumption. Okay? Yung napapakinabangan natin. Or use or consumption, almost the same, no? Not in the course of business. Okay? Pag-transfer, pag-use, pag-consume, pero hindi siya in the course of business ng mga goods or properties originally intended for sale or for use in the course of business. This is considered as a transaction that is deemed sale. Okay, number two, distribution or transfer to shareholders or investors a share in the profits of the VAT-registered persons or creditors in payment of debt. Number three, consignment of goods. If yung actual sales daw ay hindi o is not made within 60 days following the date such goods were consigned. So kung meron tayong consigned goods, no, going back to our intermediate accounting, inventory na topic, no, what is a consigned good? What are consignments, no? If you want to share, you can comment down below. Okay. Now, kapag daw yung consignment, yung mga consigned goods ay hindi pa na ibebenta within 60 days, dalawang buwan na, no, hindi pa rin na ibebenta, yung pong mga consigned goods ay transaction deemed sale. Kinukonsider po ito na transactions deemed sales. And number four, eto, no, retirement from or cessation from business. O, magsasarado na ng negosyo. I-retire na yung negosyo. Yun yung tinutukoy dito sa number four. But, with respect to inventories of taxable goods existing as of such retirement or cessation. Okay. So, these four are considered as transactions deemed sales. Now, ano ba kasi ang ibig sabihin nitong TDS or yung transactions deemed sale? Okay. Under section 106 of the tax code, kung saan natin pinick up yung items na yon na nasa unang slide, ano? May mga transactions po kasi na hindi talaga actual sales. Kasi 'di ba, pag actual sales, meron tayong buyer, pinagbentahan natin ito. Yun nga lang po, may mga ibang transactions that are not actual sales because walang absence ng actual exchange between the buyer and the seller. Ano ba yung usual na exchange? Kung ako si seller, ibebenta ko sa iyo yung mga produkto ko. In return, may matatanggap ako sa iyong pera. Okay? So those are exchange between the buyer and the seller, no? But there are transactions na kahit hindi siya actual sales, we are considering it as if it's a sale for VAT purposes. Kaya siya tinawag na transactions deemed sale. Mga transactions na mukhang benta talaga or kinonsider natin as benta. Hindi lang mukhang benta, no? Kasi yung ano nito, for tax purposes, for VAT purposes, we are considering it as a normal sale. Okay? In a transaction deemed sale po kasi, yung input VAT, syempre, if I am the seller, di ba, para makapagbenta ako, kailangan kong umangkat, bumili ng mga inventories ko. Pag bumili ako, meron akong input VAT doon. Kasi
mayroong naipatong sa akin na 12% VAT. So, of course, because meron tayong input VAT, if I am a VAT registered person, of course, I can apply the 12% as a credit, no, against the output VAT that I have. However, dahil may mga transactions na wala talagang actual sale, no? So, syempre, kung wala kang actual sale, di ba, dapat wala tayong i-consider na value-added tax. So, wala tayong 12% output VAT. Therefore, wala tayong napagbabanggaan. At eto, ano, going back to our fundamental principles of taxation, that the state, ano, collects tax sa mga constituents nito under his jurisdiction, ano. E yun nga lang, it will be deprived, the state will be deprived of its right to collect the output VAT. Kasi remember, output VAT, no, is a liability. Kasi wini-withhold natin, kinukuha natin yung 12% VAT, no? Pinapatungan pa natin ang 12% VAT, yung 100%, kasi later on, i-remit natin ito kay BIR. So, meron tayong obligation to remit. So, yun yung ating liability. Eh, pero dahil zero yan, dahil walang actual sale na nangyari, at entitled naman tayo doon na i-apply against tax credit, ano no, against output VAT, yung input VAT sa ating mga purchases. So, on the side of BIR, wala akong makokolekta. Kasi kung zero yung aking income, yung aking output VAT, di ba, ina-apply natin, kino-compare natin ito sa input VAT, and that will determine if I have a VAT payable or VAT refundable. Eh, malamang, kung zero yung taas, minus ka kung magkano man yan, magiging negative, and that is VAT refundable, no? VAT refunds. Okay? So, wala tayong kung ako si state, ako si government, wala akong mapapala, no? Now, pwede kasing maging source siya na ano no, para iwasan patuloy ang pag ano no, pangongolekta ng mga output VAT. Para maiwasan po ang ganong mga sitwasyon kung saan ang isang VAT registered na taxpayer may avail of the input VAT without actually being liable for the corresponding output VAT. So for VAT purposes, for tax purposes, eto na nga yung ibang mga transactions kinukonsider natin as sales even in the absence of actual sales. So kahit walang benta, okay, yung mga transactions deemed sales, magiging liable si seller doon sa 12% VAT kahit walang actual sales na nangyari. Papaano? Example po natin ito. We have illustration number one. On June 9, BPI Telecom, okay, celebrated the Filipino Friendship Day by distributing free SIM cards and prepaid cards to all of its employees. O, DTAC Telecommunications. Anong binibenta nito? Aside from the services, no? Mga SIM cards, mga prepaid loads, no? Lalong-lalo na before, di ba? Nung hindi pa nauso yung mga GCash at saka yung ibang mga e-wallets, no? Kailangan pa nating bumili ng mga prepaid cards, di ba? 100 peso, 200, 500. 1,000, mayaman ka na, no? Nung hindi pa uso yung mga postpaid, no? Yung mga plan sa Globe or sa Smart or sa Sun, di ba? So, bibili ka. So, eto example natin, no? So, assuming na in celebration of the Filipino Friendship Day, lahat ng mga empleyado ni DTAC Telecom are entitled sa mga libreng SIM cards at saka mga prepaid cards to all of its employees. And normally, dahil yan yung line of business mo, okay? Dapat binibenta mo yan. Pero dahil ipinamigay mo yan sa iyong mga empleyado, wala tayong actual na sales. So therefore, ano yung epekto nito sa BIR? Or what is the effect of the transaction for VAT purposes? Oh, because yes, applying our discussion here, etong transaction po na ito is a transaction deemed sale. However, no, because this is a transaction deemed sale, even though there is no actual sales that happened, si DTAC Telecom will still be liable for that corresponding 12% output VAT. Kung magkano man po yung value nitong mga dinistribute na SIM cards at saka mga prepaid cards, a-applyan po natin yan ng 12%, and that is the liability of DTAC Telecom. It's as if binenta niya ito
at binigay niya, pinamahagi niya ito sa kanyang mga empleyado. Okay? Yun nga lang, walang actual na collection ng pera from the employees. Kung hindi, it's as if yung benta na ito ay sagot ng kumpanya. That is transaction deemed sale. Okay? Oh, another illustration para mas ma-appreciate po ninyo ito. Oh, let's determine what are the nature of the following transactions. Okay, or which of the following transactions are deemed sale for VAT purposes? Oh, transaction 1, Super Mig Corporation, no? A beer manufacturer celebrated its centennial anniversary. The company consumed 1 million worth of beer during the celebration. So that is transaction 1. Second transaction, si Super Mig Dev nagbenta ng 1 million worth of beer to customers during the celebration. So it's as if meron tayong Oktoberfest, no? Benta. Okay? So meron tayong party, may centennial anniversary. Except na of course, 1 million worth of beers ay ipinamahagi sa mga empleyado, no? Tapos siguro, sabihin na natin na this is a party. A public party, no? Hindi lamang for its employees but also to customers. So, 'di ba? For mga Oktoberfest before the pandemic, no? May mga inuman session diyan, may mga banda-banda. Okay? So, on a certain event, no? So, ganun. May portion, 1 million worth, pinamahagi sa mga empleyado. Sa number 2, ano? Ayan. Or, yung company, not necessarily sa number 1 ay sa mga empleyado. Ang sinabi lang pala dito, consumed 1 million worth of beer during the celebration. Maaring sa mga employees at saka sa iba ng mga bisita. At eto, no? Nagbenta, nakapagbenta pa siya ng 1 million worth of beers during the celebration sa mga customers po nito. So that is 1 and 2. Now, eto naman si Pure Water. No? Pagkainom mo ng beer, inong katubig daw. So si Pure Water, sa transaction number 3, consumed some of its merchandise valued at 300,000 during the company's team building activity. Ito, usong-uso ito, ano, once in a year or every year, no, may pa-team building ang ating mga companies. Except na sa ngayon, pandemic, so medyo restricted yung ating mga activities, yung mga physical activities. But normally, ano, kahit saan ka mapunta, lalong-lalo na pag mga malalaking company, mga MNC or multinational companies, yung napasukan mo, definitely meron yung mga team building activities because that is where we build camaraderies at ma-build up yung ano, no, bonding ng mga employees at makapag-enjoy din sila. So, dahil mineral water na company ito, no, so 300,000 worth of ano, no, merchandise, its merchandise was consumed for the team building activity. All right? Hindi ko alam, ano, pinaligo yung mga tubig siguro. May kasamang mga bote. Alright. Number 4, also, etong si Pure Water ay nag-distribute ng goods or grocery goods to the Yolanda survivors. Alright? Especially that we are on parang anniversary, ano, ng Yolanda. Hindi ko lang maalala, parang nakita ko lang ito sa news recently or parang today nga lang actually. So dito, we have to identify. Alin po dito sa apat na transactions ang transactions deemed sale? Okay? Is it 1, 2, 3, 4, all of it, or a selection of it? If, okay, you can pause the video and then analyze it and then you can play it now. Alright? Pag i-analyze mo po yan, ang sagot po kasi natin dyan ay eto. 1 and 3. They are considered, no, transactions deemed sale. Excuse me. Oh, bakit? Nasamid ako, sorry class. Bakit? Bakit 1 and 3? Kasi yung number 1, di ba, nag-consume siya ng 1 million worth of beers during the celebration, ano? Eh, supposedly, kung ibebenta mo yan, well, may makukolekta ka na output VAT. Pero dahil ginamit mo yan for the celebration, so hindi mo siya nabenta. Eh, syempre, beer manufacturer ka, that is your product. So, even though you used it for some event, no,
you should consider it as transaction deemed sale from where the company is liable sa output VAT. The same po with number 3 because eto naman team building activity, naka-consume ka rin ng 300,000 worth of merchandise, no? So the same concept. Mabibenta mo naman dapat yung mga tubig mo, no, pero ginamit mo sa team building. Kaya di buwisan kita ng 12% output VAT, sagutin ni seller, no, ni Pure Water. Yung number 2, this is a regular transaction subject to 12% VAT. Okay? O, pag ang tinanong natin, alin dito yung mga liable sa 12% value added tax? 1, 2, 3. Pero ang tinatanong dito, alin dito yung transactions deemed sale? Ang answer is 1 and 3 because number 2 is a regular sale transaction which is subject sa VAT. Assuming, of course, no, SuperMig being a VATable, VAT registered entity. Okay, now, eto yung question ko sa number 4. Okay, can you comment down? What is the nature of the sale? Or what is the nature of the transaction? Hindi ito subject sa VAT, no? Tapos, hindi siya transaction deemed sale. Ano ba siya? Okay, if you want to comment down below, you are free to comment. Alright, so yan class, no? Yan po yung tinatawag natin na transactions deemed sale. These are transactions that are not actual sales, but for VAT purposes, we have to, kinakailangan natin silang buwisan. Okay? So, therefore, the company is liable for the corresponding 12% VAT. Okay? So, yun po muna, no, class. If you have any questions, you may comment down below so that I can accommodate it later on. Thank you, and I'll see you sa susunod na video lecture. Bye-bye!